Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at bagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang usap-usapan ngayon ng mga netizens kung saan ang dami sa kanila ang nagsasabi na iba yung May Mendoza ng saya ng isang May Mendoza nitong mga nakaraang araw sa Itbulaga kung saan sinasabi nga po nila na mas masayang May Mendoza ang nakikita nila sa main goals kumpara po sa version na meron pong May Mendoza na nasa Itbulaga ngayon. Ano bang meron sa Itbulaga? Bakit ganyan ang napapansin nila? No? Patungkol po kay Mengay. Laruhin po natin ang mga bagay na yan, maya-maya lamang. Habang si Alden naman po, ang dami pong nag-message sa atin kaninang umaga na mga fans po no, ni Alden na nagsasabi na ibalita daw po namin na si Alden ay makikita po si Itbulaga today. Pero, ano nga bang nangyari? Pasensya na po ha, hindi po namin kayo napagbigyan sa bagay na yan na ibalita po, ipamalita sa lahat na si Alden ay makikita sa Itbulaga dahil alam po ng aming source na wala po si Alden ngayong araw ng Sabado. Pasensya na po kayo, no? At lahat po yan ay ating pag-uusapan ngayong hapon. Bago nga tayo magpatuloy pa, no, hayaan nyo po munang magpasalamat ako sa lahat ng subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta kina May at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na saludo kami sa inyo dahil lagi po ninyong kaagapay dyan ang Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuport at pagmamahal sa kanilang dalawa. Kung nood ka nga nood ng ating mga video updates pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pong iniintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina May at kay Alden. At para dun sa mga namamalita, sinasara po namin ang aming comment section. Never po namin ginawa po yung bagay na yun na isara ang aming comment section para hindi po namin kayo marinig, para hindi po namin malaman ang mga punto de vista ninyo. Bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Edwina Ocampo. Sabi niya rito, kahit hindi ko nakikita si Main in person, alam ko na isa siya sa pinakamaganda sa mga artistang babae. Hindi lang panglabas na anyo, kundi pati na rin ang kalooban. Kahit naman sino, mabibighani sa kagandahan ng isang Main Mendoza. Basta ako kampante at waiting lang kung kailan ang tamang panahon na isisiwalat nila ang katotohanan about sa kanilang dalawa. God bless! And thank you po, say hello to Lola Granny. Thank you so much po sa inyong komento, Miss Edwina Ocampo. Agree na agree po ako sa inyong mga sinabi, hindi lang po sa talagang maganda si May Mendoza, ang kanyang kalooban ay maganda rin po, at normal na siya ay magustuhan ng kung sino-sinong mga kalalakihan. Agree na agree po ako doon po sa sinabi ninyong sa part na hihintayin natin ano, na sila ang magbunyag ng kanilang tunay na estado. Di ba? Kasi ang hirap po dito, ang daming mga marites. Mga pinakakalat ng mga marites, dun po nagkakaroon ng chaos, no, ng kaguluhan. Thank you so much po dahil wala naman tayong ibang hipinangahawakan dito mula yung mga binitawan ng salita ni Alden at saka ni Mendoza tungkol sa kanilang dalawa na hindi pa po nila binabawi until now. Thank you po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Ems Halok. Sabi niya rito, Miss Ems Halok, kundi ako nagkakamali, siya si Mrs. Perez. Sabi niya rito, Mr. Pinas, maraming salamat sa patuloy mong pag-update kina Alden at Main. Kasi malungkot kami pag wala kang update. I'm Mrs. Perez. So sabi ko na, siya si Mrs. Perez. Bagamat kampante pa rin kahit maraming nakitang mga nakakasakit ng damdamin nung kasal ng sister ni Main, ano, ang nararamdaman ko ay maaaring tropa pero tutulong luha ko habang nagtatype ng comment ko kasi luha ng pag-ibig ko kina Alden at Main. Ganun pa, hindi nagbago ang aking desisyon na lagi ko silang pinagpe-pray. And I can sense in my spirit while I'm praying that the end, miracle will happen. The result will be beautiful things. Basta I believe that God is on our side. I fight the good fight and faith for the glory of God. Jeremiah 33:3. Wow. Call unto me, and I will answer thee,
and show thee great and mighty things that knowest no not thou knowest not the word of God said. God is a waymaker and a promise keeper. God bless us all the nation worldwide, especially you, Mr. Pinas, more and more blessings to come to you. Kung ako po ay baguhang fans lamang talaga ni Maine at saka ni Alden, Mrs. Perez, at makakita ng mga ganung bagay, eh madali kong paniniwalaan yung mga ganung larawan, mga ganung video, di ba? At sinasabi nga ng iba, bakit naman yung video, paano may edit yung video? Uso naman daw yung face swap na tinatawag. Papalitan mo yung mukha ng kasama talaga kung sino man doon sa video, di ba? Totoo yun. Na talagang advanced na ang technology natin at napakadaling palitan ng mga mukha ng kung sino-sino mga kasama mo dyan. Pero ang hindi mapapalitan ng kahit anong teknolohiya ay ang lahat ng ipinakita ni Maine at saka ni Alden sa ating lahat since 2015 up until now. Okay? Yun po yung mga bagay na hindi po nila makakalimutan at hindi po nila, no? Babaliin hanggang ngayon. Dahil up until now, wala silang ginawa kahit na ang ginagawa po nila ngayon ay kagustuhan ng kanilang mga management. Wala tayong ibang ginawa dito kung hindi hintayin lahat ng kanilang mga itinangako. Thank you po sa comment and God bless you po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Regina Christy Limpo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, I knew that Sir Suela will be a part of the wedding as soon as I saw them address Maine as the maid of honor, which should have been a matron of honor. O nga naman, ano? Because of her real status as a married woman. Pero kung isi-search nyo po, no? Yung a maid of honor, hindi ko po alam kung nasusunod pa ito dahil meron na po akong apat na na-attendan ng kasal. At apat na nga po yun, ano? Yung mga maid of honors po nila, mga kapatid po nilang may mga asawa na rin po. Diba? Hindi ko alam, pero dito tayo sa Pilipinas eh, diba? Hindi ko alam kung talagang pinatutupad yan. Thank you so much po sa inyong mga nabanggit ni Regina Crystal Limpo. Tama po kayo. Yung about po sa Lazada 66 sale. No Maine and Alden together. No Lazada. Diba? No problem. Thank you so much po and God bless you din po, Miss Regina Crystal Limpo. At unahin na nga po natin ang larawan na nakikita nyo dyan. Dahil po sa picture na yan, kung makikita nyo po sa picture na yan, nandun po si Alden, diba? Ang dami pong mga netizens na maaga pa lang, mga 11:15 pa lang po, eh, nagme-message na po sa atin. Ipamalita na raw po namin na si Alden Richards ay makikita po sa Itbulaga ngayong araw ng Sabado. Which is not true. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po namin binalita po ito sa inyo bago mong simula ang Itbulaga. Dahil according to Ati Tyrind, wala pong Alden Richards sa makikita ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Okay? Bakit kanyo nila napag-isipan? Ito naman kasing Itbulaga, no, sa YouTube account nila, habang naghihintay po ng live, makikita nyo po dyan na ang ginamit nilang larawan ay nandun po si Alden, no? Pakisabihan naman po kung sino po ang social media manager ng Itbulaga, lalo na yung namamahala ng YouTube account nila, tanggalin ang picture ni Alden kung wala naman, kung hindi naman siya present. Kasi ang dami pong umaasa. Ang daming naasa na si Alden ay present today. Okay? At mapapansin nyo rin po, no, sa inyong mga nakikitang pictures dyan, si Aling Maliit, no, na dalaga na ngayon, si Riza Madison, na tumatawag na father kay Alden at tumatawag na mother kay Maine Mendoza. At dito nga po, nabuo na naman ang iba't ibang usapan. Una nga po sa kanilang usapan na ang isang Maine Mendoza ay hindi na ganun kasaya sa Itbulaga kumpara ng mga version ng Maine Mendoza na nakikita noong mga nakaraang taon sa Itbulaga at kung ihahalin tulad po ito sa isang Maine Mendoza na nakikita po nila sa Maine Goals. Sa Maine Goals po kasi, nakikita nila na si Maine Mendoza na talagang masaya siya dun sa mga ginagawa niya. Pero dito sa Itbulaga, bakit kanyo? Hindi na raw po nila napapansin na masaya si Maine Mendoza. Isa po rito ay yung mga kasama po ni Maine Mendoza sa Itbulaga. Kung saan, syempre, nagkaroon na nga po ng ibang mga kababaihan, nagkakaroon po ng sapawan. May mga nagsasabi na ang OA na nga raw po nang nangyayari, kaya si Maine Mendoza ay hindi na rin natutuwa at hinahayaan na lamang niya. Diba? Pero ito po yung aming point of view sa mga bagay na yan. Patungkol po dyan sa hindi na nga masaya si Maine Mendoza. Ito po yung may kinalaman sa dalawang shows. Dalawang uri ng shows po kasi yan eh. Diba? Yung sa Maine Goals at saka po sa Itbulaga, ikumpara po natin. Sa Maine Goals po, tatlo lang sila. Diba? At ang bida po naman talaga sa Maine Goals, speaking
from the title of that particular show po, 'di ba? Mapapansin niyo doon, main goal, si Min talaga yung bida doon. 'Di ba? At hindi naman po talaga siya sinasapawan ng dalawa niyang kasama doon. Pero kung atin ihahalin tulad dito sa Eight Bulaga, at ikaw ay fan na fan ni Main Mendoza, yun ang mararamdaman mo. At hindi kita masisisi kung bakit ganyan ang nararamdaman mo na parang hindi na masaya si Main. Dahil sa mga kababaihan at mga kasama po niya na nandoon na walang ginawa kundi mangsapaw ng mangsapaw at halos hindi na pagsalitain si Main Mendoza. Diba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.